Hello. Ay, nawawala pala yung music natin. Oh, anyway. Jing, you're covering the camera. Sorry. Okay, stop ko siya ulit. Marunong ako mag-stop. Ako na. Oh, wait lang guys, this is behind the scene of our first Buhay sa Dubai OFW stories. Yeah. Okay, but unfortunately, hindi po lahat makakapasok sa screen sa ating live streaming. Okay. Okay na. And pero iikot sa likod. Okay na. All right. Hindi pa siya nagre-record, boy. Okay. Hello guys, good evening. I'm Johnny Franco Sersano of Buhay sa Dubai, and today I have some friends with me. Now, we were gonna share our experience po ng aming pag-exit from Dubai. So, from my right is Pablo. Hi po. Si Pablo ay naka-experience siya mag-exit sa Oman. And then also, on my left, started with Miss Kat. Saan ka nag-exit na? Bangkok, Kuala Lumpur, Colombo, Kish, and last Oman. May ganap ng exit queen? Yes. And then of course, yung birthday boy natin, kasi nakadamit siya ng kulay pula. Ayan, si Kuya Jing. Ilang country na pag-exitan mo, Jing? Dalawa. Isang Kish at saka isang Oman. Ako naman, I've been to Oman and also to Armenia. So yun yung mainit na pag-uusapan namin ngayong gabi. So unfortunately, we cannot read right away your comments, guys, ha? Kasi we are also recording this live using Facebook live streaming. So ngayon, magkukwentuhan muna kami, no? Why did... Ikaw, Pablo, bakit ka nagplanong pumunta sa Dubai? Para na makakita ng magandang trabaho. Akala ko magandang chicks. Ayoko ba yun? Okay, so yun yung target mo talaga, makapunta talaga dito, makahanap ng mas magandang trabaho. Yes. Anong gagawin ko dito? Natalawad ka. Okay, so para may chance na mabasa ko yung mga comments nyo, ayun, so I can be here. Wait lang ha, so I have to fix this. So wala siyang voice, alright. So, how about you naman, Kat? Ayun, pasensya na medyo. This is our first time, guys, to record this interview. So ikaw, Kat, bakit ka nag-abroad? I mean, is Dubai your first country na nag-abroad or not? No, hindi. Madami-dami na siya. Okay, so pang ilang country mo na yung Dubai? Dubai, na nag-work ako, pangatlo. Ah, pangatlong country na ako. So ano yung first and second? Actually, first ko, 2006, Dubai pa rin. You may I help you. Pero, hindi ko tinapos yung kontrata ko, umuwi ako ng Pilipinas. Kasi so you mean, nauna ka talagang pumunta ng Dubai noon? 19 years old ako noon. Oh, okay. Yun. Tinapos ko lang yung, nag-ipon lang ako, tapos tinapos ko yung schooling ko. Then, after noon, nung nakatapos na ako, nag-Malaysia, Kuala Lumpur, tapos tawid ng Singapore, tapos Thailand, yung normally na eksida ng mga Pilipino. Doon? Kasi sa Thailand? Oh, that Singapore, Kuala Lumpur. Kasi mahirap. So in short pala, hindi lang pala dito sa atin nangyayari yung exit, no? So kahit pala sa ibang bansa, common na po-common po pala sa mga OFW na talaga nag-i-exit. Pero dito kasi sa Dubai, ang kagandahan lang he burped. Ang kagandahan lang fart. Sa Dubai is ano, ano yun? Mouth fart ang baho. Yeah. Eto, ang maganda lang kasi dito sa Dubai, merong talaga magbibigay sa'yo ng visa, working visa. Kasi doon, usually ang kinukuha kasi nila is a maid visa. Ah, pero dating doon, ibang work diba? Ang kunin nila. Oo, yun lang yung kasi, o kaya yung nangyari sa akin, student visa ako, pero nagtatrabaho ko, yun talaga. Which is very common, even sa mga friends ko na nasa Australia, pumupunta sila doon, ng student visa, pero talaga mag-aaral sila. Pero kasi nga, if you are under student visa kasi, pwede ka maghanap ng work. Yes, oo. Pwede. Okay, so let's move on with Kuya Jing naman. Jing, bakit ka nag-abroad? Para mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Tapos, matupad ko yung mga pangarap ko.
Love. Which is yung pangarap mo talaga, di ba? Sabi mo, gusto mo talaga maging magtrabaho abroad. Yun yung pangarap mo noon. High school pa lang ako, pangarap ko lang talaga makapag-abroad eh. So ngayon, at the age of nag-asawa ko, so nawala na sa akin yun. Nag-negosyo kami ni Laila. And then, now may wife and one kid ka na, di ba? Or si one son. Yeah. Can I say one son? Kasi malaki na siya. Tapos, hindi ko na makakalain na at the age of, huwag na natin. Ano, 39? Huwag na natin yung sabihin ng age, ha? Ah, nakakamiskuhan sa edad ko, ha? So, ngayon, nandito ako sa Dubai. Nakapagtrabaho, unang trabaho ko, eh, sa Thailand right. Restaurant. Okay. Tapos, ito nga, pangalawa ko, is, dito sa Seafood Unlimited. Mm-hmm. Ah, so second job mo pa lang itong Seafood Unlimited sa Kings Park? Nagkaroon ako ng employment visa. Oo. Kasi yung mga... Oy, congratulations, di ba? Yes, yung importante, no? Isang matinding palakpak naman dyan. Yes. Okay, para muna sa kapakanan ng ating mga live streamer, I would like to say hello to Isai Bautista and Yang Tamayo who's watching us tonight. Sina Katrina Bing, si Miles Baoy Villanueva, si Rochelle Moreno Lozada, si Jenny De Guzman Castillo, si Letlet F. Hilaw. Mm-hmm. Ayun. So sabi niya, mahirap mag-exit. Till now, wala pa ako work. Baka po matulungan niyo ako para din na po ako mag-exit. Okay. So let's move on sa ating topic ngayon. Yung buhay exit natin mga OFW. Yes. So, let's talk siguro first with with Kish Iran. Kasi guys, for your information, bawal na po mag-exit doon. But then yung favorite place kasi ng mga OFW pa nag-exit sila dati. Totoo yun. So ano yung buhay nung nasa exit sa Iran? Okay, let's start with Kat. Actually, sa Kish, masaya siya. Hindi kasi before you answer, no? Uh-huh. Kasi ako, I never tried na mag-exit sa Iran. Mm-hmm. But ang dami kong follower, natatakot sila kapag mag-exit sila sa Iran. Bakit? Mm-hmm. Hindi, sa Kish naman kasi, masaya naman, basta isang grupo lang kayo, hindi kayo maghihiwalay-hiwalay. Okay. Ang nakakatakot kasi doon, yung normally na naririnig ko nung time na nag-exit ako, which is may mga hindi magandang nangyayari. Mga nababalita, meron daw na minapapatay doon, meron nagpo-prostitute doon, meron may mga nagtitinda ng droga. Kasi nga hindi na natin masisisi sa dami din ng mga kababayan natin na sobrang na-stranded na doon, umasa na bibisahan, hindi na bisaan. Ano yung storya ng bakit sila nagtatagal sa Kishiran? Kasi naghintay sila ng employment visa. No, so ibig sabihin walang response from the processing ng employment visa nila? Oo. Tapos, after 3 months kasi, pag 3 months ka na sa Kish, wala ka pang employment visa, mag-a-under ka ng Iranian visa. Mm-hmm. Kaso lang, yung sa Iranian visa, meron din siyang limit. Ilang days bago ka magkaroon ng... 90 days. Ah, 90 days? So, almost 3 months. Kailangan, after noon, mag-Iranian visa ka na. Ah, okay. So, in short kasi guys, Iran, yung sa Kish Island ng Iran is we don't have visa kapag pupunta mga Pilipino doon. That's why we are allowed na mag-exit. Okay. So, Jay, ano yung experience mo doon sa Iran? Ano yung sinasabi mong bakit siya balibalita nila na mahirap doon? Pero sabi naman ng iba, okay naman daw. So, how about your experience? Based on my experience, sa una, talaga medyo mangangapaka. Siyempre, bago ka lang pupunta sa panibagong bansa. Alam na, hindi natin alam kung ano meron doon. So, pangalawa, masaya na medyo malungkot kasi nga, masaya pag medyo nagkaroon ka na ng kaibigan. Pero yung idea na mag-exit ka sa Iran, anong nasa isip mo? Idea ko sa Iran is, ang alam ko maganda yung lugar. Maganda yung lugar. Ah, talaga? Maganda yung lugar. Maganda. So, ngayon, pero may mga mall na rin sila na hindi pa kaya lang hanggang ngayon, hindi pa natatapos kasi na hindi. Tsaka bili yun ang pera nila doon. Oo, oh, yun ang nakakatawa sa Iran, ano? Ang isang t-shirt lang. Oo, parang yung 10 dirhamo mo. Ang isang t-shirt, nakakala ka ng 35,000. Grabe. Ah, so, kasi I went to Armenia, so yung conversion ng pera doon is hindi ganun. Kasi ang t-shirt doon, nakakabili ako ng 50 dram lang eh. I'm sorry, 500 dram. So kung ang t-shirt sa Iran is around 35,000. So sobrang liit ng pera nila, no? Sobra. So, may isa pa ako one time, nakapulot ako ng 500,000. So, magtawa naman ako, ang dami ko ng pera. So, nung pinilit namin, alam mo magkano lang siya? 60 dirhams. Sana tinabi mo na lang, at least may souvenir ka. Alam mo ba sa wallet ko, meron akong 50,000 dyan. Natatawa talaga ako. Pero masaya mag-exit sa Akis, kaya lang problema. Very risky kasi nag-aantay tayo ng employment visa.
'Yun ang nabe mo napakahirap. No, I think sa issue naman ng ano no ng exit case, dalawang klase 'yun eh. Magi-exit ka, it's because nandun ka para bumalik ko ulit as tourist. Pero din naman mag-exit ka para bumalik ka kasi nga waiting for your employment visa. Yes. Matagal yung employment. Oo. Mm-hmm. Pero wait lang, sa case kasi ni Pablo, nag-exit siya dahil natapos niya na yung tourist visa mo, di ba? Yes. So ano yun, yung unang visa mo pa pag dating mo sa Dubai, ilang buwan? 3 months. So 3 months, ganun katagal? Ganun katagal. Bakit hindi ka nakakuha kagad ng trabaho sa loob ng 3 months? Kung na rin ako, nag-apply din ako sa iba, tapos yun nga, yung sa Asura na, di ba? Alam mo na yun. Kung anong nangyari sa Asura na. No, pero with sa loob ng 3 months, wala kang malang nakuha talaga ng trabaho na alam mo yun yung alam mo magpagkakatiwalaan mo? Hindi. Kasi nagtiwala ako sa Asura eh. Nagtiwala talaga ako. Oo. Okay, so ibig sabihin, inabutan ka na ng end of parang ganito, validity ng visa mo kaya ka nag-exit. O paano yun? Wow, so panibagong exit, tapos babalik ka sa tourist visa. Paano yan? Anong gagawin mo after? Kasi syempre, di ba, 3 months ang nakakaraan, walang nangyari. Tapos bumalik ka as tourist visa again. So ano yung mga iniisip mo na gagawin mo para at least pagbalik mo, another 3 months? Anong next na visa mo pabalik? 1 month. Which we found out na it's 3 months. 3 months. 3 months, di ba? Oo. Pinagkagulo sa 3 months pala. O, naka 3 months visa pala siya. Ang alam namin, 1 month lang. So ano nangyari sa kanya? Oo. Mag-exit sana siya. Okay, sa akin kasi, ito yung exit ko naman is I went to Oman din. Same hotel kaming pinuntahan. Akala ko parating ka lang yung Kish? Nag-Oman talaga. No, I never went to Kish. Never. Okay. Kasi in my 2 previous companies, hindi ako nag-exit. Binayaran nila yung amnesty. Amnesty yung tawag nila. Oo, para i-transfer ka ng employment. Oo, tourist visa to ano. Okay. Or a visit, no. From a tourist visa to an employment visa. Okay, so, sa pag-exit nyo, ano yung pinaka-worst na na-experience nyo? Ikaw kasi, ang dami mong country. So, among the countries na napuntahan mo, saan doon yung pinaka-worst? Meron bang worst? Oh, pero sabi ko ba, hindi, ito kasi, okay. Yung Colombo, yun yung pinaka-worst ko. Pero syunga nga kasi ako noon. Kasi okay. Nga, naiiwan ako ng plane, di ba? Okay. Tapos, pero ano, thank you sa mga kila immigration gayang sa mga Sri Lankan immigration, sobrang bait nila. Kasi sila yung nagbigay sa akin ng pang plane ticket ko. So you mean, naiwanan ka ng aeroplanong dapat sasakin mo pabalik ng Dubai? Yes. Paano ka naman natulungan ng immigration doon? Actually, kasi nag-play dead ka? Hindi, sa sobrang stress ko. Tapos, yun nga, sa ating mga kabayan, ganito kasi yun. Kung mag-exit kayo, make it sure na may dala kasi kayong pera. Kasi sa country pupuntahan nyo, hindi nyo alam, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin doon, kung magkano yung pagkain nila doon, kung magkano yung transportation nila, kung paano yung way of living nila. Nila doon. Kaya, importante talaga, sure ka na may dala kang pera. So, yun nangyari kasi sa case ko, hindi ako prepared. Hindi ako prepared at that time. So, wala talaga. Tapos, di ba yung mga dollars natin na pinag-ano natin, akala ko, sabi ko, wow, may 5,600 rupees ako. Akala ko malaki na yun. Ayun pala, ang mga tubig na maliit doon is nagkakalaga ng 1,200. Ang rupees. Tapos yun, balik tayo dun. Kaya ako, yung naiwan ako ng aeroplano, so, ilang araw din ako halos, alam mo, wala kang panggastos, titipiti din yung sarili mo. Tapos wala akong pamasahe, nilakad ko talaga yung malayo from hotel and airport. Ilang oras? Siguro mga nasa, isang oras mahigit. Kaya pala nung bumalik kayo, ang payat mo na. Kaya payat mo, di ba? Umayat ka talaga, ang laki. Oo, yun. So next time, exit ka ulit sa Colombo. Tapos yun parang umayat ka lalo. Binilihan nila ako ng ticket. And take note, the ticket is sa kasi nga, nag-collapse ako, sobrang stress and pagod, takot yun. Tsaka gutom. Oo, gutom din. Mm. So, binilihan nila ako ng ticket, fly Dubai pa. Ngayon yung ticket ko is, economy talaga siya. So, hinadin nila ako from the airplane. Mm. Wala namang masyadong tao sa business class. Wow. So, kaya nilipat ka nila? Oo, nilipat nila ako ng business class. So, shy. Oh. So, diba, kumbaga sa lahat ng kamalasang nangyari sa'yo doon sa loob ng ilang araw? 3 days. Na 3 days na once a day ka lang kumakain kasi kapos yung budget mo. Mm-hmm. Plus nilakad mo lang papuntang airport dahil kulang ka na sa pampamasahe mo. Mm-hmm. At sa kamalas-malasan, naiwan ka pa ng aeroplano mo dahil sa kasyungahan nga ng schedule.
So yun, at buti mabait yung mga immigration officer ng Sri Lanka na natulungan ka para makabalik ka. Pero natakot ako nun kasi in-interview nila ako. Mm. So natakot ako, immigration sila eh. So bakit ka papasok sa bansa namin na wala ka dalang pera, di ba? So yun, sobrang bait talaga nila. At saka, mare-recommend ko talaga ang Colombo. Okay, pero forget about the bad experience. How how can you explain to us yung place naman? Is it okay ba for exit or something? So, or for a tour? Kasi maaaring mga kabayan natin manunood, maybe they wanted to just go there and just have a little tour sa place. Ang Colombo, magandang ano siya, magandang place siya. Safe din siya kasi takot yung mga taong ano eh, gumawa ng mga kalokohan doon. Then, manunotice nyo maraming monghe doon. Yung ano, yung monghe talaga siya. Monk. Ah, sorry, monk. Ang monk. Sa Tagalog yata ng monk is monghe, no? Ang dami, nila doon. Tapos, puro halos lahat Christian. Marami kang makikita ang mga Catholic Church. Ang lalaki pa. Ah, okay. Tapos, ano sila, every morning, every day yun, ha? Makikita mo sila talaga. Nagpupunta sila sa church, nagsisimba sila. Okay. Tapos yung place, masasabi kong parang Thailand, medyo sa kalinisan, hindi sila masyado. Pero pagdating sa mga tourist spot, hindi ko napuntahan yun, South lang yung napuntahan ko eh. So maganda, ang daming pagong. Sorry. Grabe ah. Pagong. Okay, Sing, ikaw naman since you went to Kish and then you went to Oman, if you were to compare, which one is better? Kung listen, although guys, again ha, Kish Island is not open para sa atin para mag-exit kasi medyo may problema pag papunta doon. Hindi ka na makakabalik ng Dubai. Okay, para... Pero as per your experience lang. So experience ko, para sa akin, mas okay ang Kish. Talaga? Compare sa Oman? Lalo na yung sa facilities ng hotel. Okay. Kasi mas maayos eh. Pero kasi sa Oman, you went to Buraimi Extension lang. Oo. But I know kasi, di ba may ibang hotel, you experience going to other hotel ba? Or Buraimi Extension ka din? Buraimi. Pero meron pa Ariana. Oo, oh, meron. Anong name? Ariana Hotel. Which is better daw? Mada, meron pa rin bata. Mahada Hotel. Yeah. Oh, so, puro Pilipino naman talaga. So you recommend na dapat mas maganda pumunta tayo sa Mahada Hotel? Mas okay pa siguro, Mahada Hotel. Kasi, unang-una, pagbawa mo lang, doon nakagad yung kainan. Tapos ay, oo, yung kinainan namin. Na bakit saan ka ba pumunta? Hindi kasi yun ang nag-isip. Buraimi ka. Yun nga, sa tapat nun. Sa tapat nun. Sabi lang naman ng mga kabahay natin, mas okay daw nun. Kaya lang ang problema, yung transportation, siyempre, hindi ganun kadali kagad. Unlike sa Buraimi, pag sinabing may biyahe ng 1 a.m., kailangan 12, bagtong ka na. Pero ang alas nun, 3:30. Oo nga, tagal-tagal ng antay. Mag-aantay ka talaga ng matagal. O kasi ako din, parang yun nga, kailangan namin pumunta ng before 12 o'clock. From Buraimi Extension, nung pumunta ko ng Oman, kasi yung taxi, after 12 midnight, wala na. Kaya nga. Kinakatambay ka ng matagal dun sa pinaka-hotel. Tsaka ano, mas mahal na siya pag pumalo ng 12 midnight. Diba, 10 lang? Magiging 20 ng... May logo talaga ng taxi dun eh. Taxi driver dun. Sobra. Okay, so isali natin yung ating mga live viewers. Now we have 29 live viewers sa ating live streaming. And sabi ni, nasa na tayo? Sabi ni Jess Aquino, pabati ako Kuya Jun. And sabi ni J.A. De Castro, mahirap mag-exit, ang sakit sa puwet, ang haba ng biyahe. Totoo yun. Actually, yung distance, I think if he's talking about Oman, di ba yung from Dubai, actually, diretso sana sa Oman kung walang tigil-tigil. 4 hours lang. Saglit lang siya. 4 hours lang. Kaso ang tagal ng waiting para sa border. Parang ang huli ng Ilocos Norte. Parang ganun kalayo. Oh, so parang 4 times kang mag-stop over. Manila to Ilocos Norte, ganun kalayo para sa akin. Kung nga masakit talaga sa puwet. Ang sakit sa puwet, grabe. Kaya dapat talaga, kung hindi ka, kung aalis ka ng walang kasama, dapat marunong ka makipagkaibigan. Para may katsikahan ka. Number one yun. Tsaka pag ihihi ka na, talaga namang, hindi ka pwedeng mamapara. Kasi ihihi ako. Kasi yung dadaanan nyo, empty road na siya, talaga disyerto siya eh. So ang hirap, kaya kailangan nakakondisyon yung sarili mo. Ayun guys, tuloy sabi ni Jess Aquino, masarap na mahirap mag-exit. Meet new friends and great experience. Which is totoo, no? I think yung about experience natin of our exit is depending on kung sino yung mga nakakasama natin doon eh. Maring, di ba, maring mga kasama mo sobrang dramatic sa buhay, maapektuhan ka, parang yung negativities niya, madadamay ka. Pero yun nga lang, advantage din naman, no, na yun yung perfect time for us din para i-comfort natin yung mga kabahay natin dito sa abroad na dumaranas ng mas matinding problema kaysa sa atin. Mm-hmm. At maring, we are a little blessed compared sa kanila that kahit pa paano we can support, no? Kahit sa konting share-share lang natin ng pagkain. Tama. Di ba? Yun yung part yun. Na gusto ko sa exit.
Kasi alam ng mga ka-Pilipino na sa lugar na yun, lahat ng tao ay umaasa ng mabilis na visa, pabalik sa Dubai. Pero yung tipong lahat nag-o-offer ng, oh Brad, kain ka dito, ganyan, oh meron tayong ano siya, yan ang mga kami nag-share-share kami ng pagkain, ng pera, tapos bumili kami ng pagkain. So for two days na yun, nakakain pa ka sila, Lawrence. Eh, tsaka ito lang yung feel bad ko sa mga kabayan din. Yung kumento ko sa'yo, yung si ate na sobrang depressed na siya sa tagal niya doon. So parang, alam mo ba, yung iba na yung takbo ng isip niya. Mm-hmm. No, kung ano. Pero ito, may nakilala ka sa Oman na matagal na? Oh, marami. Gaano katagal sila? Meron doon na magkapatid na sa malapit na sila isang buwan. Tourist visa lang yun, ha? Ano, what do you mean? Tourist visa silang pabalik sa Dubai? Oo, oh, tourist visa silang mabalik sa Dubai. Mabalik ng malapit isang buwan. Bago sila nakuha? Bakit kaya? Kasi yung tourist visa lang nila. Eh, yung nakasama namin, 3 months. Pero ano yun, babalik sila ng Dubai as tourist visa lang? Or? Employment. With the employment kasi, I understand, maybe there is something wrong along the way na pinaprocess yung documents pero niya. Pero sobrang tagal naman yung natapos yun. Ng 3 months? Sobrang tagal. Pero di ba, I heard, tumagal ka rin sa exit noon? Or natumagal ka lang dito sa Dubai? Tumagal ako sa Dubai. Tumagal siya. Si Pablo tumagal sa exit dahil holiday. Oo, holiday. Isa pa yung sir, pag inabuta ka ng Webes, tapos... Siyempre, darating ang Friday, Saturday, so, yung tip nyo sa lahat, kapag mag-exit, huwag kayong aalis ng Dubai ng Thursday. Sunday, mas bago. Oo, kasi nga, siyempre, pagdating mo doon, weekend na, wala tapos na another holiday, ay another weekend ulit. Tama. So, hindi mo pa process yung new tourist visa na meron kayo. Exactly. Totoo yun. Parang ikaw, no? At saka, no? Matulog ka lang doon, di ba? No, kasi ako naman, yung experience ko to, with MPQ, with Armenia, eh, talagang nakaplano kasi sa talaga sa akin na mag-stay na matagal. Okay. Kasi yung tourist visa ko, when they process it, in just 2 minutes or 5 minutes, lumabas na siya. So, thank you so much. Of course, I would like to mention, shall I mention the name? Huwag na lang siguro. Oh, thank you so much, madam, kung sino ka man, isa na sa mga pinakamabait na tao na kilala ko dito sa Dubai, na she's very willing to help yung mga kabayan natin na nalalagay sa alanganin dito. Na Inukat has been a recipient also of how good this lady is. Na hindi lang namin may mention yung pangalan niya. But then, ako, you would like to say thank you to her? Okay. Madam, isa talaga siya sa kinikilala ko. At okay, at inuidolo ng lahat ng mga OFW sa Dubai. Magbigay tayo ng isang tip. So, isa siya sa ating MMK Queen. So, maraming salamat po sa lahat ng tinulong nyo. At alam ko na kung ano man ang mga mali kong nagawa, looking forward kayo for my best. Pa rin. Oo, kasi we've seen each other nung last yung yesterday the Filipino Times Awards 2016. Ay, yes. Mm-hmm. Basta I will do my best and yun, still kayo talaga yung number one inspiration ko. At lahat talaga ng mga payo nyo sa akin, tatandaan ko yan. Kasi gusto ko pagdating ng panahon, I will be like you. Okay. Ito no, sabi po ni Jess Aquino, kabayan, last December, ang policy nila ngayon sa pagkuha ng Iranian visa is kapag naka 14 days ka na, need mo na kumuha ng Iranian visa. Yun nga lang, since di ba wala na nga nag-exit sa Iran, so I think, but then still, thank you Jess Aquino for sharing. Pero alam ko kasi ano eh, pag kiss Iran, maybe I don't know with other part of Iran island. Bawal na talaga. So pag Iran talaga bawal na? Kasi natatanda mo yung last time na tumawag ka sa akin, I was in the airport that time, yung bawal na. No, kasi alam ko yung Iran. No, I mean what I mean yung Kish Island. Pero what about other part of talaga, Iran? Wala na. Pero may lumabas na Kisham din wala na. Parang may lumabas, parang may narinig lang ako na yung mga magagandang posisyon, parang ganun, pwedeng makabalik ng Dubai. Oh, talaga? Yun ang pagkakarinig ko. Okay, so guys, so it means kung ano yung pinag-uusapan natin ngayon, pero hindi ako sure, narinig ko lang. Needs some clarification pa, no? Kasi this is just based on our experience and based on kung ano lang nalalaman namin. But if you're really planning to go and exit sa Iran, plus double check lang muna sa mga travel agencies if it's still okay na ino-offer nila yon. But then ako kasi, sinasabi ko wag na muna. As long as kaya mong i-avoid, i-safe side mo na yung sarili mo. Better go to other countries na napuntahan natin. Kasi baka mamaya, sa mga naririnig mo, pwede, tapos nung nandun ka na, magsisisi ka na. So, wala na talagang chance para magawa ng paraan. Okay, sabi naman ni Vice Andre Jerlix, Anuta na lang, naka 13 days din ako sa Oman, survive naman sa tulong ng mga kasamang exiters. God bless them all. Okay, Pablo,
paano yung normal na day nyo doon sa ano sa oh, sa Oman nung nag-exit kayo? Nung nag-exit ako, bali... Kasi anong oras kayo natutulog? Anong oras kayo gumigising? Paano nyo, anong nangyayari sa isang araw? Ay, yun ang pinaka-worst. Bakit? Kasi sira yung AC doon. Pati ba, sa lobby lang o sa room? Sa room namin, sira rin. What? Pati sa lobby. Okay, kaya, wow! Hindi kayo pwede mag-request na ilipat kayo sa ibang room na available? Kasi yung pa namin doon, bali parang nakilala na namin yung mga kasama namin. Kaya ayaw niyong iwanan? Kaya ayaw namin iwanan. So kaya may kasalanan kung bakit you are suffering, di ba? At saka maganda kasi doon, tulong-tulong kami sa trabaho, sa pagbili ng ulam, bigas. Saka mura lang actually sa Oman eh. Mura lang. Lang yun, alam mo naman ang Pilipino eh. Kasi pag, I mean, because I went to Buraimi Extension, paglabas mo lang doon sa door, di ba may ano doon, isang tindahan na siya, na more on Filipino products yun nandoon. Totoo. Okay, so yun yung isang advantage no, ng nag-exit ka, makakakilala ka ng bagong kaibigan. Pagbalik mo sa Dubai, makikita-kita kayo dito, tapos magkakaroon kayo ng reunion. Yeah. Di ba yung isang good thing ng ano, yung iba ka nagkakatuluyan eh. Di ba may crush ka nga doon sa mga nakasabayan mo? Naka-live siya, kuya. Ang mga pala, may asawa na pala. Sino nga, ikaw ba yung Jing, yung may nakarelasyon? Aray! Joke lang yung ma. Nakasawa nito. Ano sikat yun? Oo, yung may hari pa ng hotel niya. Kaya nga eh, ang ganda eh. Nakita mo naman, di ba? Okay guys, sabi po ni Melvin Adviento, kala ko si Julie, si BBJ kasama mo, medyo parehas ang boses. Kamusta na kaya yun? Eh si BBG kasi, nakasama ko siya nag-vlog noon. Oh, kasi yung taba mo rin. Pero mas madaldal ka lang kaysa sa kanya. I think BBG is very focused now on her work. Kaya parang I think, ano na siya, parang she's a private person na. Okay, ito, hello muna si Jason Bukirin. Si? Si Jason Bukirin and si Micheline Dato Posugak. Okay, message coming from G.A. De Castro. Sabi niya, ate, bakit ka naman mag-i-exit na walang pera? Mahirap yun, para kang sasabak sa giyera ng walang baril. O bakit ka daw ba nag-exit na walang pera, Kat? safe side tayo. Okay, that time, syempre... Yung simple reason na lang, bakit ka, o nga pala, bakit nga naman? Kasi, kasi totoo yun, kasi you wouldn't know what if, di ba? Magkaroon ng problema while pinaprocess yung employment visa mo, tapos biglang... Alam mo, inabot ka pala ng siyam-siyam doon. Paano ka makaka-survive? Hindi kasi, syempre, naghihintay ako ng ano eh, ng employment visa or somewhat called na parang galing sa boss ko dati. So, that time, naiintindihan ko din yung sitwasyon ng boss ko na so, medyo gipit din. Oo. Kumbaga so, parang minala somehow. Yun nga lang. Naging unlucky ako. Then, hindi na ako pwedeng mag-stay. Kasi... Pero ano yung feeling mo na, okay, ngayon aalis ka na, alam mo yung pera mo is hindi sapat. Ano ba kasi yung, ano ba yung rason bakit sige, gumawa ka pa rin? Ano yung mga plan Bs mo? What if? Yung mga ganun. Nung yung sure talaga na wala akong pera, salamat na lang ako dun sa mga kaibigan ko. Kasi talagang wala, dahil wala din akong pambayad sa overstay. Dahil na-overstay na ako that time. So... Yung feeling na akala ko pinabayaran ko ng mga friend ko. Pero nung nandun na ako sa airport, nagsipagdatingan sila. Salamat sa mga kaibigan ko sa Emirates Flight Catering. Oh. Kila Ate Jenny, sobrang thank you po ako kasi pumunta sila doon, sinuportahan nila ako. Malaki po talaga yung binigay nila sa akin tulong. So yun, kaya po yung bang tsaka yung inspirational message nila sa akin. God, just believe in God. Yes. Sabi niya, yun lang. Kaya naniwala ko doon. So, eto, after ng Pero yung feeling, kasi di ba kunyari, although, yeah, yes, we are so thankful guys, no, kasi dito po sa abroad, tayo nagtutulungan tayo dito eh. Friends is very important. Basta meaning of that, exceeded the four, okay, it was split into, no? Five files. Alright, it's fine. Okay. Okay, I don't know if that's still recording. Okay, so habang chine-check po ni Pablo yung ating camera for because recording this also for my YouTube channel. Okay, Jim. Tell me to if given a chance, do you think gusto mo pang mag-exit ulit or not? I mean, kunyari not because you know, we're just talking about experience lang. So kunyari, let's say natapos mo na 'yung kontrata mo sa bago mong trabaho ngayon and then nakahanap ka ng panibagong trabaho. And then, ano yan? Card full.
Okay, anyway, let's just cut that. And it's fine. Okay, so yun, putol lang ating ano no, ang ating recording for my YouTube channel, but it's okay guys since we still have 43 live viewers this morning. Kaya ito sabi na, kung if given a chance, let's say mag-exit ka pa rin or you would rather to just pay na lang. Kunyari makahanap ka ulit, let's say matapos mo 'yung kontrata mo ngayon. Ano mangyayari? Para sa akin mas better na bayaran na lang kasi ganoon din para sa akin 'yung gagastusin mo sa exit. Mm-hmm. Kung konti lang naman idadagda, ba't kailangan magpakirap, di ba? Sa bagay. Yun lang yun eh. At saka at least hindi ka kakabakaba na baka ilang araw, hindi dumating. Oo. So, kasi nakakatakot din yung idea na, di ba, mag-exit ka, uh-huh. Fine. Pero hindi mo alam, pagbalik mo sa Dubai, baka mamaya i-deny yung, di ba, yung makapila ka, tapos i-check ng immigration, ganyan, baka mamaya hindi ka i-accept. Diba? Tapos lalo na't alam mong may naghihintay na mga kaibigan mo, halos mga pamilya mo na yung mga tao sa Dubai, tapos hindi ka na ano. Pero kung pakibigyan ako, kung ano, sir, na... Ako, sa totoo lang, kinakabahan pa rin yung iniisip ko pa rin na baka mamaya hindi ako papasukin. Oo. Na alam ko naman kahit okay lahat. Nakakakaba. Ano mangyayari kung lisa pang hindi? Hindi ako pinapasok sa Dubai. Yun yung inu-worry ko. Pero kung pagbibigyan ako na mag-exit, halimbawa, eh kung Armenia naman yan, why not? Diba? 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 Kahit sure naman, diba? Armenia or... Hindi ako, biniro ako noon eh. Georgia, mga ganyan. Immigration dito, biniro ako. Sabi sa akin, oh, you're a traveler. Hindi niya alam, puro exit lang yun. Tantang yung stamp eh, no? Exit, exit, exit. Daming exit eh. Paano pa hindi maging traveler? Pero Pablo, ano naman yung pinaka-worst? Siguro mag-closer tayo ng konti kasi hindi tayo kasya sa screen at kaya malang kalahati ng katawan yung makita. Grabe eh. Ayun. Ganito na lang tayo. Totoo, tropa naman tayong lahat. Okay, okay. Pero bago ang lahat na, babasahin muna natin yung ilang mga comments dito. Sabi ni Aurora Aquino Hilado, good evening guys and hello Steve Patrick Morris watching us right now. I don't know if he's still watching. Sabi naman ni Litlet sa amin at nag-swimming kami, nakaabaya sa Kish. Masaya na mahirap doon pa ng exit bago ka nakabalik. Okay, one difference of nung Kish Island, kapag nag-i-exit nakabalot kayo, di ba? Yes. So Oman, hindi. Hindi na pwede. Di ba? Oh, kahit naka-short ka lang doon, okay. Yes, Oman, hindi nakabalot. Normal. So may experience ako sa Kish, ha? Hindi ko alam, bawal pa lang nakashoot sa lalaki. Oo, bawal. Ah, talaga? Bumaba ako ng binus ako lang gano'n, nag-hotel. So pagbaba ako, mag-online ako dahil nga gusto kong... Sila ila, gusto kong pa-check sa kanya yung visa kung okay na. Oh. Anyway guys, Malu Prado of the owner of MPQ Tourism Travel Agency is actually watching us tonight. And kaya guys, sa lahat po ng mga friends and followers ko na gusto. We're back guys! Ayun, sorry po kasi may tumawag kasi sa telepono ko. Kaya telepono po. Kaya ganon. So, yun nga, the owner of MPQ Tourism Travel Agency is watching us right now. Kaya sa lahat po ng gusto mag-exit sa mas mabilis yes. At mas yung tipong... Aalagaan kasi kayo, talaga na doon sila to support you guys sa lahat mga questions nyo habang nagta-travel kayo. It can be in Oman, it can be in Sri Lanka, it can be in Armenia, or anywhere in the world na gusto nyo mag-tour or mag-exit, tawag lang po kayo sa MPQ Travel Tourism Travel Agency or you can just search for their Facebook page, MPQ Tourism. And ito, nag-Ariana din ako, sabi ni Detremier Billiones. And sabi ni Jake Cameron, pabati ako Kuya John, kasama nyo sa Puyatan. Hello Jake! And ito pabasa, sino mo next message? Dito tayo. Melin Javinar Avienzo. Melvin Javinar Avienzo. Nag-exit ako sa Pilipinas first time, pero joke lang. Okay, ano nga ba yung problema kapag sa okay, Pilipinas tayo mag-exit? Ikaw ha, napak-gurnerin mo ako ha. Napak-gurn. Hindi pwede yun. Actually, sinasabi ko ano na if you have of course a valid sponsor dito sa Dubai, 'di ba? May like ako may mga pinsan ako dito, may mga pinsan akong buo. Anytime pwede ako mag-exit sa Pilipinas because I can come back as visit visa again. Yes. Pero ang problema kasi kapag wala, mahigpit sa Philippine immigration kasi of course our Philippine immigration would just like to protect to us. Make sure na kumbaga hindi tayo mapariwara kasi of course 'di ba iba pa rin na nasa ibang bansa may mga kamag-anak tayo. Kaya nga ako, lagi kong pinapayo sa lahat ng mga viewers and friends ko sa social media na kapag wala kayong kamag-anak sa abroad, guys, huwag na lang po kayong pumunta ng ganun-ganun na lang. Tama. Make sure na meron talaga kayong kamag-anak kasi you wouldn't know what will happen to you here abroad. Kaya, maaari naman po kayong maghanap ng mga employment agency sa Pilipinas na nag-o-offer ng trabaho sa abroad para mas less yung stress.
Okay, and sabi ni Marcus Evo, Diego, mahaba biyahe sa Oman kung sa Hatta borders pa. Buti sa Kish, medyo convenient. Totoo yan. Ayun, alam sa mas convenient. Kasi saan bang airport? Kasi pag pa-Kish Iran, saan ang tubig ko? Terminal 3, di ba? Terminal 3, Kish? Terminal 2. Terminal 2, hiwalay siya. Kasi parang domestic flight. Tapos, kasi pagsakay mo ng aeroplano, eh, no? Siyang ganun lang yan, eh, no? Tora-tora. Hindi mo pa naubos yung sandwich mo, bababa ka na kagad, eh. Masarap tumakay sa Tora-Tora. 30 minutes? 45 minutes ba kayo? Sabi nila, nakakatakot na mag-Iran kasi nga, baka daw sumabog yung aeroplano kasi gumaganong-ganong daw. Okay, sabay-sabay ito. Ito yung kanan, ito yung kaliwa. And kanan mo na! Tapos galing mga ganon. Oh, anyway. So yun, nawala tayo. Next ay from... Ito. Detrimir Villones, Kuya Jing. Hindi ko makita eh. Ah, matanda na po kasi siya. Gusto ko din matry mag-exit sa Colombo. May mga workmate ako na Sri Lanka, mababait mga Sri Lanka. Totoo po yan. Sobrang bait nila. At saka pag nakakita sila ng Pilipino, parang wow, ako nga sinabi, ang ganda niya. Ako talaga? Ako talaga? Tapos ka na lang. Huwag naman. Wow. Okay, anyway, kasi ako din naman, I have some colleagues dati, na talagang mga Sri Lankan. Sri Lankan are talagang mababae sila. Pero di ba darker skin sila kaysa sa Pilipino? Hindi, hindi na. Hindi lahat. Ah, hindi naman kasi lahat? Kasi meron, oo, oh, may maputi na sa kanila. Mm-hmm. Parang nalahiyan na doon. Mm-hmm. Pero kasi nakita ko yung mga picture mo, nakakatakot yung Colombo mo. Parang hindi, old style. Kasi ito yun, sa Sri Lanka kasi. Or pangit lang yung hotel talaga nakuha mo. Hindi, maganda yung ano ko. Kasi hindi ba wala kang budget, so nagtitipid ka. Oh, maganda yung hotel ko, tapos mabait talaga siya. Ang kulang ko kasi doon, talagang wala kasing AC doon, kuya. So, buksan mo yung bintana, eh yung bintana nila parang pinto. Yung kasing lahatan. So, ang daming lamok. Kaya may kulambo. Ah, kaya nagkukulambo. Mm. So, sa Pilipinas, di ba, nagkukulambo tayo? Sa mga probinsya lalo. Mm-hmm. Pero ako kasi, hindi ko gusto yung kulambo. Natatakot ako. Pero hindi ako, bata. Feeling ko kasi para ako nakakulong. Bas okay sa akin, lalo sa paa. Parang, oh, may mga ganong tao, no? Di ba? Kahit matanda na, meron silang kinukuskos sa paang ganon. Talagang mga, talagang imensyon ng matatanda. May kilala ko si Jin Gan. Ano? Talagang imensyon lagi yung matatanda. Oh, kasi ba, alam mo, ang sarap ng grupo na to, kasi at least hindi ako yung pinakamatanda. Marabi. Ako rin. Gusto ko yung grupo na to. At least hindi ko alam kung sino matanda. Okay, hello. Ito muna tayo. Sabi ni... At si Ate Adeline. Sabi ni Jay, Paraiso, Sir Juni, ang laki ng improvement mo. Napanood ko mga last videos mo a year ago. And thank you, Jay, for watching my videos, kahit yung mga luma kong videos dati. Salamat. And hello kay Chris Isabella Forto. Hello, tita! No, thank you! Of course, isa sa mga babae na ginagalang ko dyan sa Fly Dubai. Hello po sa inyo, ate, thank you! Nag-aantay ako ng free flight coming from Fly Dubai. Ang sarap sumakay sa Fly Dubai. Oo. Kala kaya kami maranasan nyo. Malapit na. Ate, PM ako anytime na may mga available slot. Para pwede akong pumunta anywhere. Yeah. And of course, si ate Adeline is watching us right now. Ito pala, no, congratulate natin online si ate Adeline. Madam, sige po yung invitation nyo, open pa rin po sa amin yan. One of these days, pupunta po kami dyan. Susugurin namin kayo. Ihawan Restaurant. Yes. Oh, dyan sa Harlands. Si Ate Adeline po kasi guys was nominated as Entrepreneur of the Year. And Rizal. And at the same time, the Filipino Times Rizal Award. Oh. So although hindi siya nanalo, but then you know yung feeling like me, di ba? Yes. Na hindi ako nanalo sa na award. But then for you to be nominated, I mean, sa ganong category, that's already an honor. Nagulat siya. Nagulat nga siya kasi yun yung pinaka-highest award ng ano ng The Filipino Times kahapon eh. So napasama siya sa The Filipino Times Rizal Award. And she deserved it. She deserved it. Oo naman, ang ganda ng kwento ng buhay niya. At saka ang ganda ng gown mo, mother. Pak na pak, ganun. Okay, ito. Hello to... Miss Vaseline Federico, some hello from the other side. I think she's still watching us right now. Hello, Miss Vaseline. See you hello, soon ma'am. On our World Vision event na i-announce natin soon kung kailan i-reschedule yung event na yon. Isang yes. Matinding pagsaludo para sa isang katulad ni Miss Vaseline Federico. Yes. Na talaga namang walang katulad. Sabi nga niya sa akin, during the time when I attended yung isang event sa Dusitani, sabi niya, you know, yung idol ko si Juni Sorzano, sabi niya. But then, kung idol niya ako, ay idolizer, double or triple sa lahat ng ginagawa niyang kabutihan and at the same time, yung achievement. Kasi alam mo, maganda pa rin kasi talaga na nakakatulong tayo. Mm-hmm. Na,
At the same time, umaangat tayo. Kasi sabi ko nga eh, ang success is not only just measured by just being on top. Yes. But it is also measured based on how many people you can carry. Yes. Na maiangat mo malang at least from level 1 to level 2 ng buhay nila. And that's all Miss Vaseline Federico. Tsaka sobrang bait talaga ni Madam. Mm-hmm. Okay, sabi ni Detrimir, sabi niya tama, mahirap na masaya ang mag-exit. Sabi naman ni Maria Juana, 2 times ako nag-exit sa Oman, mas better na Mahadha Hotel. Oh, missed my Mahadha Hotel, missed my Oman friends. Ayun, sana no guys, if you, any one of you, na galing from like ni Maria Juana, can you tell us, bakit mas okay sa Mahadha Hotel compared to other hotels dyan sa Oman? Mm-hmm. Okay, sabi ni Adli, Ate Adeline Panis, kumusta naman kayo? And ang galing mo naman, Junie, in fairness, sabi ni Chris Maria Isabella Forto. Ayun. Hello, Ate Tekya. Ulit-ulit ako. I'm still waiting. I am still waiting for... Bakit Tekya? Yun kasi yung nickname niya. She's actually the senior something na stewardess ng Fly Dubai. Mm-mm. So, isa sa pinaka-successful na mga Pilipino na kilala ko dito sa Dubai. Not lang they're just enjoying yung travel nila to any part of the world. Nila mag-asawa. Kaya yun, Tekya lang name niya, but then parang lambing yun eh. Ang cute, no? Oo, Tekya. Gusto mo change natin pangalan mo ngayon? Ayoko. Pero ang bagong pangalan mo ngayon, di ba ano ka na ngayon? Si Para Balance? Para ka dito, ha? So dapat isa sa iyo nandito. Para ka dito. Isa dito. Anong tawag sa akin ng asawa ko? Huh? Tekboy. Huh? Tawag ko sa kanya, alam ko ano? Matilda. Alam niyo yun? Ang safe, di ba? Nakakainis kayo. Okay, sabi ni Jake Cameron, ako kiss exit, masaya naman kahit dami gumagawa ng bawal. Ay, oh, may experience kami, di ba? Na-deport sila. Oo, sa Oman. Sa Oman. Yun yung, ano, parang, ano, kami mga Pilipino na naka-witness nun, kahit gusto naming tulungan, wala kaming kakayahang tumulong eh. Kasi nga, fault nila yon. So, sa mga mag-exit, especially sa girls, so, kayo, hindi kayo allowed na pag during night, magpapasok kayo ng lalaki sa room. Kaya guys, kahit po nag-exit po kayo, no, dapat alamin pa rin natin ano yung mga bawal at hindi sa bansang pupuntahan natin. Para at least naman hindi yung tipong malagay ka pa lalo sa kapahamakan dahil sa ignorance of the law. Hindi dapat ganun. Dapat alamin mo kasi in the first place, Middle East pa rin yun. Of course, hindi ganun ka-open sila pagdating sa landian, di ba? Hindi katulad ng ibang bansa na okay lang magharutan kayo dyan. Okay, and sabi po ni Rizen Eli Arsenio Panganiban, room 204. Siguro siya nakastay. Sira talaga AC ng room doon. Anong room number ka? 202. Ay, magkadikit lang. Magkadikit lang. Kalapit lang. O baka isang circuit lang ng kuryente yon. Kami naman, 106 yata kami. Ako, 103. Pero ako, I'm very lucky to have yung mga nakilala ko doon because they are Christ-centered person. Yung mga nakilala namin. So, ang nangyari, nandun lang kami sa room. Tapos yun, nagkukwentuhan kami about life. Kaso nung nalaman nilang vlogger ako, ang nangyari, in-interview nila. Baligtad nila. Pero ayun, good thing, I shared yung story ako, how I started become a vlogger, at ano yung mga bagay na ginagawa ko. And then nakakatawa that they prayed for us. Hindi, nagulat din ako sa room namin eh. Kasi ano, yung isa doon, di ba, si nanay, sa bahay siya kasama. Sabi niya, parang nakikita kita. Sabi niya, oo, ikaw yung kasama ni Sir Junie. So, yun. Tinatanungin nila ako about Sir Junie. Okay, sabi ni Chris Bacon, sarap mag-exit sa Oman. Ha? Hello po, John, sa inyo. Hello. Okay, and Doc Henry joined us. And sabi ni Mike Ribonoil, Armenia, the best exit ako ulit. August 28, let's go! Si Mike po is from Conquer, Middle East. Ayun nga, Mike, yun good luck ha. Malapit na yun. August 28, pupunta siya ng Armenia. Si Mike yung nagpakilala sa akin nung nag-mention ng name nung may-ari ng best hostel. So, yun nga, hinanap ko si Mr. Arthur. So, I don't know if they're watching. Sometimes they're actually liking and sharing my videos. Even I'm already here in Dubai. Mm-hmm. Yun yung nakakatawa sa kanila. Talagang sobrang hospitable sila doon sa Armenia. Ang hindi ko lang, ano doon, ang hindi ko lang medyo okay sa akin with my experience sa Armenia is most of the restaurant talaga pwede mag-smoke.
Talaga? Oo, kasi smoker sila eh. Napaka-less ng restaurant na masasabi mong no smoking. Tsaka mahilig sila sa alak, diba? Oo, mahilig sila mag-alak. Masarap ko yung nakita ko yung may alak pa eh. Oo, minum ka man ng vodka. Wala akong katakot-takot eh. Kasi every meal namin, I think this is normal for Armenian people. Talaga pag kumakain kasi sila, umiinom sila ng vodka, ng martini, ng something ganun. Ay, nakahalo na talaga sa juice. Hindi kasi malamig sa country nila. Oo, medyo lang pagpainit talaga sa kanilang katawan. So, ang winter sa kanila mag-start ng December. So, sabi nila, ang vodka daw nila, nagiging 70 plus yung alcohol content. Pero nung time na, nung pumunta ko last week, nasa 55 lang. So, kumbaga yung alcohol content na iniinom nila depending on kung ano yung season. So, weather. Okay, and sabi po ni Ann Centino, mas pinaka-safe sa Kisim Island, Iran. Stayed there for 32 days. Mm-hmm. Meet some friends, Persian and Kabayans, and hotel staff who made us feel like family. If given a chance to come back there again, see more. So, I would without a doubt. It's just quite unfortunate that UA government don't allow expats to do exit in Iran anymore. Olimik Hotel in Kisim, Iran, the best. Ayun, so yung Kisim po kasi is hindi siya Kisim, Iran, di ba? But then magkatabi lang. Magkatabi lang daw. I heard a lot of stories also of kabayan sa nag-exit sa Kisim. Mm-hmm. Kisim ba yung pronunciation? Kisim. Okay, ano labot niya kailunggo kaya mo mga labot. Amo ko sa imon noy. Bisaya ka nga dako. So yun nga, I heard about, ano yun? Kisim. Na yun nga, mas maganda daw doon kasi parang naka-villa daw, naka-separate yung mga girls. Tsaka, mga tsaka wala siyang surot, not like Kish. Oo. Collection of surot. Di ba, one bad history. Huwag mo na kaya yun. Hindi na kailangan ano yun. Talagang huwag mo na kaya yun. Pero sa ano namin, sa hotel namin, wala kang makikitang surot. No, at saka naging common ano na kapag galing ka ng ano ng Iran dati, eh, pagpag mo yung ano, usunugin mo yung mga gamit mong galing Iran kasi daming surot. Okay. Okay, we'll so anyway, hello to Adonis. Yan, nanonood na sa atin kasi he's the one. Hello. Hello. See you again, bro. Okay, ito sabi ni Chong Chong. Hello guys, I'm planning to go there in Dubai and find a job po. Can you give me some tips po if ano ang need kong gawin? Okay, kailangan mo lang mag-apply para makakaroon pa ng trabaho. Akala ko dire-diretso yung English niya eh. No, joke lang. Yun guys, common no? Common pa rin. Of course, you have to have a talagang super, super bankable and sobrang gandang profile for you to be. Kasi competition ng application dito, napakadaming applicants. So if your profile is hindi ganong kaganda katulad ng iba, mas less yung chance mo makakuha ng work. But yes. Then, I believe Pilipino ka, you can do anything. Yes. Diba? Mm-hmm. Kaya, ang issue naman dito, hindi yung job opening. Ang issue dito sa Dubai is kung gaano kalaki yung job, yung salary offer sa'yo. Mm-hmm. At hindi. Yun lang yung magkakatalo lang talaga. Okay, so good luck to you kung sino ka man because we cannot read your name. Yan. And sabi ni Jess Aquino, nakakabasa ka mabatay? Matanda na talaga, ha? Ito na, Jess Aquino. Jess Aquino, God bless all kabayan. Here in Dubai. Thank you so much. Thank you. Guys, mayroon ba kaming trivia sa inyo, no? You know that President Duterte is not in the Philippines right now? Because he is in Dubai. Talaga? Yes. Aray. Aray naman, grabe naman kayo. So, ito po si President Duterte ng Dubai. At saka si Laila Dilema ng Dubai. Sino ako? Si First Lady or si Second Lady? Eto, sino naman to si Pablo? Ah, wala ta. Sino ta? Okay, let's go. Sabi ni Alan Lastima, mga days na kasama ni Ate Kat naghahanap ng work. Oh, ano mga days? Hindi, nakasama ko ata siya sa exit. Ah, ito si Alan. Okay, sabi naman ni Adeline, ang dami nyo na din na magkasya sa screen, saya-saya. Grabe. Ang papayat po namin. Word balance. Okay, sabi naman ni Maddy Abaca Evangelista, always keep safe po kayo dyan mga kabayan, I've been there before. And hello po sa lahat mga kabayan natin na hindi taga UAE, no? Hello po sa inyong lahat and thank you so much for watching. Ayun po, just try to comment po, binabasa po namin lahat. Okay? And salamat and go lang, sabi ni Ate Adeline. I think we're too late with the comments, no? Yes. And with these simple things, marami pong natutulungan nyo. Thank you guys! Ay, salamat at napapasmayan niyo ako bago matulog, sabi ni Ate Adeline. So, bibilisan lang natin to. Masaya din dyan sa Dubai, dami pa rin Pinoy.
dinalang din po ako makabalik dyan. I'm here now in Taiwan. I hope soon makapunta ulit ako dyan sa Dubai. Right? Sabi naman ni Happy Joy Jungkook, good morning na sa inyong lahat. And let's, naku, napakadami na, no? Kuya Juni, sabi ni Raymark Tomas Puno, I'm here at Abu Dhabi. And ayun, and Jeremy Aruta, siya pa yung yun, nanonood siya sa atin ngayon. Siya yung nakasama ko sa pag-exit ko sa Oman. Ah, okay. Okay guys, tell me, ano yung something na masasabi niyo memorable yung pag-exit niyo? Sa saan bansa at ano yung pinaka-memorable? Yung something parang alam mong hindi mo makakalimutan yung experience na yun. Sino ba? So let's start with with Pablo. Pablo naman, si Pablo. Ako yung pinakamasayang experience ko. Yung isang bus, kasi dalawang bus po kami umalis dito sa Dubai. Pagdating po sa borders, yung pangalawang stop, yung isang bus namin, nawala. Anong nawala? Nawala siya. As in, umalis, iniwan lang yung mga pasahero. Umalis, may kasama ang Pinay. Tapos, mga 30 minutes silang nawala. Yun yung pinakamahirap sa atin. Tayo-tayo nga lang. Tapakita mo pa sa kapwa Pilipino, Pinay, sasama kasi ibang lahi. Yun lang, mahirap. Anong nangyari? Hindi ka naintindihan. Yung isang bus, oo. Umalis. Umalis yung Pinay. Trivia? Kasama yung driver, dalawa lang sila. Oh. Sa bus, may pilotahan sila. Pilotahan sila. Baka naman bumili ng tubig. 30 minutes silang nawala. Kaya nga, syempre, hinanap ako ng mga tinara. Ang hirap nun, pinagalitan pa yung driver namin. Oh, ang ganda ng sinabi mo ha, talagang sinasabi mo, hindi mo makakalimutan yung experience. Parang walay naman yun. Chismis yun. Isa na hinggit kasi, napagalitan yung driver namin, na akala namin kami na yung nauna doon. Mm. Yun pala, sa loob ng, di ba may... Bus, meron ng babae doon. Yun doon sa loob talaga ng borders, andun pala yung mga babae, tapos kami pinapasok kami, tapos biglang pinalabas kami. Okay. Mm-hmm. O ikaw naman, Jing, ano yung ano? Sa akin naman ang experience ko sa KIS that time, noong 2013, mm-hmm. December 24, nagkaroon na ako ng visa. So nagpabook ako, fully booked talaga eh. So magpapasko eh. So kailangan makabalik ako ng Dubai. Sabi ko, Lord, kung ito na ibibigay mo sa akin, dito na lang ako magpapasko. Sige, okay lang. So sa Kisiran ka nag-ano? Sa Kisiran ako nagpasko. Tapos, ano pakiramdam na nandun ka nagpapasko? Actually, naging masaya ako na medyo may halong lungkot. Kasi nga, yung unang-una, hindi ko kasama yung family ko. Tapos, pangalawa, masaya ako dahil mayroon na akong employment visa. Pangatlo, medyo nag-enjoy na ako. Nag-enjoy ko na lang kasi wala naman ako magagawa. Hindi naman ako makakabalik ng Dubai kasi nga, fully booked lahat talaga eh. Oo, kasi so, holiday. Natatakal man yung ano ko, pero 27 na ako nakabalik. So, sobrang dami na nakapila. Ah, napabalik ng Dubai. Tatlong araw, biro mo bago ako makabalik ng Dubai. Okay. So, 27 ako nakabalik ng Dubai. So, ang sarap ng experience na dami kong nakilalang kabayan natin ng mga dundong Christmas. So, sharing ng mga kung anong mga pwede namin lutuin. Kaya ang dami namin picture, super picture kami. Sobrang lamig lang talaga. Grabe. So, nagkaroon pala kayo ng isang album doon? Isang album, grabe. Photo album. Bali, tatlong episode yun eh. Dami, sobrang dami. Naging series ba? Baka lang ba, apat yun? Hindi, tatlo lang. Tatlo lang. Pangatlo yung pag-iihaw namin sa likod eh. Pero totoo ba, sa Kisiran, hindi kayo pwede magluto sa hotel? Hindi. Kayo? Magluluto kayo? Nagluluto kami. Pwede, kaya lang. Pwede sa hotel kung sa parang. Rice cooker lang, rice cooker. No, sa parating hindi pwede talaga. Pero yung ulam? Sa ulam, ang ulam namin, niluluto namin lahat puro sa rice cooker. Oo, sa amin din. Nagkasayang ka, tatanggalin mo yung bigas. No, kasi ang dami ko nakikita, mga picture ng mga kabayan sa Facebook, na nagluluto sila sa park. Sa likod yun. Sa likod naman ang hotel yun. Tabing dagat. Tabing ng dagat yun, sa likod naman. Ah, pwede kayo magluto doon? Iyaw. Kasi natataka ko, paano kaya lahat ng picture na nakikita ko, kahoy ang ginagamit nila? Saan sila kumukuha ng kahoy? Oo, hindi. Nangumulot-mulot lang kami. Ah, makahoy bang Iran? Totoo. Oo, maraming puno. Para ka lang din nasa isang island nga na maraming kahoy. So, may mukha kang kahoy na tumubo. Grabe. Ito na, ganun ba ako kaitin? Hindi, joke lang yun guys. Ganun na talaga kami mag-biro. Ang sweet-sweet na sa atin. Eh, how about you naman, Kat? I think, of course, one of which is... Marami. Sikat na naman talaga, sir? Sikat na naman? Oo. Okay. Sikat. Hindi, sa akin kasi, syempre, Kuala Lumpur. Dahil
kabisado ko na yung lugar. Then, so parang you enjoyed it? Oh yun. Tapos may family, yung parang may second family ako doon, may mga kaibigan ako yun. Tapos si Ate Jane, siya yung doon ako nag-stay sa kanya. So wait, maganda rin idea yun, mag-exit ka sa bansa na may kaibigan ka doon? Oo, sobra. Kasi yung bahay, hindi ka na may yung hindi mo naisipin yung bahay kasi ang mahal ng hotel. Tapos yun, may sasakyan naman sila, itinuro talaga ulit nila ako. Kumbaga, so talaga in-enjoy mo yung exit na yun? Oo, tapos nandun na yung employment visa ko, ayaw pa bumalik. Ah, okay. Kasi masaya pa ako. Oo, yun yung masasayang exit naman, ano? Mm-hmm. Ako definitely alam yun yung answer. Kasi nga, yung exit ko sa Armenia is really different. As in, totally different from my experience sa Oman. Mm-hmm. Aside from, of course, iba yung pinag-uusapan nating place, ano? Magkaiba sila. But then it is an sponsored ano kasi. Kaya I'm so thankful and so blessed na naging vlogger ako. Kasi kayo, alam nyo yun guys na iba yung experience nyo. Kumbaga, kung hindi ako vlogger, hindi ko ma-experience yung ganong klase. Parang gusto ko naman maging vlogger. Oh, nga, why not, di ba? No, kasi pagdating ko doon, unang muna, ito again, I would like to say thank you so much of course to the owner of MPQ Tourism na nilibre nila yung stay ko doon sa hotel and then yung hotel naman, talagang binigay nila sa akin, talagang VIP treatment. Talaga? Oh, meron akong, yun, hello to Cabo, I don't know if he's watching right now. Thank you so much sa lahat ng staff ng best hostel. Talagang inalagaan ako, almost everyday lumalabas ako. Ako grabe yung hospitality nila. Oo, kasi, alam mo ba, na minsan may mga alis akong kasama ko, is yung may-ari mismo ng best hostel. Mm-hmm. Tapos minsan papadala niya yung driver, pupunta kami sa bundok, pupunta kami sa mga tourist attraction, and that's all for free. Mm-hmm. Yung gastos ko lang doon, yung... Ano bang gastos ko doon? Puro pasalubong. Oo, pasalubong. Dapat siya kasama ko doon eh. pasalubong, wala kang pasalubong sa akin ah. Meron di ba? Binigyan na kita naman limpak-limpak na salapi ah. Grabe ah. Okay. Buti nga ikaw, meron. Naku, wala rin. Sorry ka, sikreto to lang yun. Ah, sikreto. Nagkasi Lusay. No, si Kat kasi may gift ako kay Kat eh. Pero silang dalawa wala. Okay lang yun. Siyempre, no. Ganun talaga eh. Ganun talaga. Okay, so magbabasa tayo ng ilang comments dito. Hi po, tanong ko lang po kasi uwi ako ngayong October, first time po. Tapos ano po abang requirements na dadalhin ko aside from passport at ticket ko? So are you saying PALS, yung balik AR? Yung gagawa na certificate na kinukuha sa ano? I think wala na OEC, di ba? Alam po, wala na. Okay na. So pagbalik mo, pupunta ka na lang din yata sa immigration or something, ano? Mm-hmm. Na, wala na, alam ko wala nang OEC. Oh, kasi alam ko wala nang OEC. Kaya okay kasi na. Kasi bakit nung dati na sa FT ako, wala naman talagang mga ganun. Wala na. Nung merong OEC po. Oh, dati, nung umuwi ako. Ganun. Pag uwi kasi, dati ang normal guys ha, kapag uwi ka from Dubai. Kailangan mo muna pumunta sa ano sa Philippine Consulate para mag-fill up ka ng ano doon, ng form. Mm-hmm. So parang automatic yun, magiging member ka ng OWA, magiging member ka ng SSS. SSP, saka yung pag isa sa pag-ibig, tsaka yun nga, yung balik manggagawa. Totoo yun. Na itatatak nila yun sa, ano no, yung OWA itatatak nila sa passport, yung balik manggagawa, meron kang resibo. Totoo yun. Oh, yun. Ang advantage na actually is pwede ka naman umalis without those things. Yun nga lang, pagbalik mo ng Dubai, kailangan mo i-secure yun sa POAA sa Pilipinas. Doon mo na lang ayos. O, doon mo siya aasikasuhin. Yun. Pero nga lang, kaya kadalasan, mas gusto nilang gawin na dito sa Dubai para pagdating sa Pilipinas, enjoy ka lang. Tapos pagbalik mo sa airport, hindi ka napipila katulad ng mga normal na mga travelers. Mm-hmm. Mayroong section para sa mga balik manggagawa. Special lane para sa mga OFW para pagdaan mo doon, dire-diretso ka lang. So yun yung advantage na binigay or privilege na binigay sa atin ng ating gobyerno. Mm-hmm. Maganda. But for now, since alam ko, please double check. Alam ko OEC is already done. Hindi na kailangan yun. Okay, sabi po ni Pralsan, or ano po ba ang requirements para kumuha ng OEC? Ayun, wala na po. Sabi mo ni John Gerald, ano ba yung nasagasaan, Kenneth? Hindi ko naintindihan, nag-overdose. Anong mga topic na hindi natin nababasa? Oh, anyway, hindi namin nababasa. Sorry na, guys. And last message coming from Alan. Kami po yung nag-walk-in before yung five boys. We meet sa one company na natanggal natin, naghihintay for interview. Pero hindi po tayo na-interview. Sabi, tawagan na lang po. Then, we decided to go to Karamo for walk-in. Pero nagpalit ka muna ng sandals mo. Then, may in-applyan tayo na isang resto. Hindi nagbigay ng visa sa Karamo. Eh, pero God in, ano to? Thanks God na din po. At hindi kami nagmamadali for job. Salamat po sa I think this is you.
Aya. Kasi lang sa sandal eh. Ah, okay. Sorry kung hindi ko masyado ma-remember. Pero kasi yung dating nag-walk-in ako, nagpapayo kasi ako dun sa mga nakakasama ko na. Huwag basta-basta maniniwala. Kasi yung iba dito, di ba, usually, parang sasayangin lang yung CV mo. Okay, tsaka, Pero Alan, sige, itatry kita. Itatry kita ma-remember. Kasi sa sobra, alam mo naman, kasi matanda siya. Siya po si Tori. Sorry. Meron siyang temporary loss of memory. Okay, so I think medyo mahaba-haba na ating talakayan, no? But then we have now 26 live viewers. And magandang madaling araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayong lahat? Bakit po kayo nagpupuyat? Tapos ayan. Pwede ako babatiin ko lang yung mga friends ko, ha? Okay, sige. Si Mami Susan, yung dating teacher po sa isang Korean institute. Then, ang mga kaibigan ko sa Emirates Flight Catering as well. First class lounge. Wow. Yes, west side. So, kamusta po kayong lahat dyan? Sila po ngayong oras na to. Anong oras na pa? So, 1:30. Nako, kasagsaga ng flight. Good luck po sa inyong lahat. Nga, kasi diba sa airport, yes. Kasi Admiral 3, busy dyan from 11, 12 o'clock, hanggang ano na yan, hanggang 3. Mm-hmm. Tapos stop. Tapos busy again mga 5:30 hanggang 8. Grabe. Busy sila ngayon. Kasi galing din ako ng Terminal 3. Mm-hmm. Ayun, sino pa? So, then yun, yung mga instructor ko sa Kabayan. Trying to reconnect and go ahead. Yun, sa mga instructor at saka teacher ko po sa Kabayan ng Forfeit. So, sa mga kabayan po natin na free naman every Friday. Kung gusto niyo po talagang mag-enroll or matuto. Still open pa rin ba? Yeah, still open until Friday. Open. Sorry, I'm waiting. Phrases. At saka sa mga friends, kabayan natin, kung naghahanap kayo ng kakaibang lasa at sulit sa inyong bulsa, nandito po ang pinakamagaling naming chef, The Seafood Unlimited at iba pa. So, itry niyo po yan. 25 dirham lang. Singit ko lang ito, sabi niya, nung ni Joseph Austria. Sabi niya, bakit gising pa kayo? Sabi niya, kasi nag-live kayo, that's why. Puyat pa more. Hindi kasi off day ni Gredding. So, ngayon lang kami nagkasama-sama. Nakompleto. Kompleto kami. So, tapos ka na ba sa mga batiin? And one meron thing. Meron pa ako. So, ngayon pong September, Ilapit ko siya. Okay, Choose Pro. Po. Okay. Ngayon pong September, so soon to open po ang aking company, Choose Pro. So isa po siyang online services. May mga cleaning, maintenance, at marami pa pong iba. So, watch niyo po yan. Parang in short kasi, yung Choose Pro means anything na kailangan mo is maybe maaring ma-avail mo through online. So instead of you going out and checking wherever is available yung mga services na hinahanap mo, then why don't you check out mo na yung Choose Pro page nila? Yes. Then if ever meron doon, then just click nyo na lang, then you might get some discounts. Yes, absolutely. Okay, and how about you, Jing? Okay. Sa Dibad siya, hotel apartment po. Baka gusto niyo kung mag-check-in. Murang-mura po. It's a hotel apartment yes. naman. Hotel apartment. It's a hotel apartment. Owned by very handsome and hunk guy. Kinikilig ako. Grabe ah. Yeah, pero right. Sila, tumatanggap din po sila. Hello kay Lila De La Cruz who's watching us right now. Ang kanyang asawa. Okay, so Jing, go ahead. Ako na. Or before you, shall we read this muna? Sabi ni Ruan Santiago Garcia, hi po sa team. Hi kay Junie, thank you po sa pag-guide sa lahat ng mga kabayan dito sa Dubai. Active follower here, bago pa kayo mag-close, can I request a song kahit ano po yung pampatulog? Okay, pampatulog. Tulog na sila. Alam nyo, antayin nyo na mamaya. Patutulogin ko to. Yun yung tugtog na papatulog. Tama. Ang hilik mo. Uy, meron na ako silencer ngayon, ha? Talaga? Nabili na ako ng silencer. Paano yun? Ganun na. Ay, okay. So, okay na? Okay, Jim. May nasabihin ka pa? Wala na. Okay. So, ako naman, ha? Sabi ni ng wife mo, sabi niya, batiin nyo naman ako, huwag mo siyang batiin. Hi sa aking, at saka sa sales rain,
sa aking asawa na nanonood ngayon. At sa anak ko, alam ko, pumasok na. Mama, ingat kayo palagi. Sa Sales Rain, sa lahat ng Sales Rain family dyan. Hello din sa crush ko dyan, yeah. Na hindi ko pa nakikita. Si Nicole, yeah. Crush ka na naman. Si Nicole, ha? Pwede ba ako, ha? Yun yung masaya, di ba? May thrill. Yeah. Tapos sa Sipons Unlimited Family, ang sarap, day off ko ngayon. So bukas, pasok na naman uli. Luto-luto na naman tayo. At sa mga friends ko dito sa Dubai, pasensya na kayo, hindi tayo nagkikita-kita kasi medyo busy tayo lahat. Yun lang. Ingat lagi. Bakit nakasabi daw yung asawa niya? Kasi malaki siya eh. Malit lang yung screen. I love you, mama. Ingat ka lagi. Okay, how about you, Pablo? Hi sa ate din ako. Kay Kat, ate Kat. Kay Kat at kay bro Joper. Hi, bro. Pay mo ako pag maglaro tayo ng basket kasi lagi akong Wow. Hoy, hindi no? Ah, hindi ba? Hoy, pasok mo na bukas. Wala nang adjustment bukas. Hindi, ito kasi yung boss ko ngayon eh. Okay, then of course, greet your mama na naman. Hi ma'am, baka nanonood ka dyan sa Kuwait ngayon. Online po. Hi. Sa lahat ng mga friends niya, kasi guys, I think we are also live. Ay, wala na. Hindi na tayo naka-live. And also to all the friends of Kat na nanonood sa atin, yeah. sa kabilang side. Good morning po sa inyong lahat. And ako, I would like to greet a lot of people eh. Napakadami. Unang-una, of course, I would like to say thank you so much, of course, sa Diyos. Yes. Na, you know, thank you. Sa lahat ng unos na pinagdaanan ng buhay namin dito sa abroad, eh, lagi pong may solution. God is always preparing us a better one than the one that we're pushing na hindi naman talaga para sa atin. Yun yung paniniwala ko. Kaya ako, I would like to greet all the members of Kabayan Kapit Bisig, no? Okay. Kabayan Kapit Bisig, sa lahat ng member ng Kabayan Kapit Bisig, sila Mami Shoni, Ate Eva, Kuya Jojo, si Ate Susie, sa lahat po ng mga beauty queens dyan. And of course, sa lahat po ng mga members ng Tambayan, ng mga Pinoy at Pinay OFW, ang Ilocano Group sa Facebook page. Mm-hmm. And also, sa lahat po ng staff, of course, ng MPQ Tourism, and sa lahat ng mga staff, of course, ng Little Manila, thank you so much, Mr. Ken Peralta, for mentioning my name sa event yesterday. And of course, sa lahat po ng mga nakilala ko kahapon from the Filipino Times Awards 2016, thank you so much sa lahat po ng naging kaibigan ko, naging material kung bakit nasan ako ngayon. Yes. And I would like to say thank you so much, guys. Lahat kayo, I will never forget. From the time na dumating ako sa Dubai, yung taong, yung pamilyang unang sumalo sa akin na I consider as my second family dito sa Dubai, na madalan ko na silang dalawin sa lahat ng mga kapamilya ko dyan sa Algeciras 1. Hello sa inyong lahat. Good morning. And of course, to all my followers from all over the world, hello po sa inyong lahat. And thank you so much guys for watching us. This is Buhay sa Dubai Live. Maraming salamat. Bye! Thank you! Cheers! Cheers tayo! Cheers! MPQ. Okay. Pakipatay na yun. Huwag ka nang mahiya. Pakipatay din finish. Tayo. Finish. Bye. Finish. Down. Ito ba? Down.